Patuloy naman ang paglikas ng mga nakatira sa tabing dagat sa Ilocos Sur at kahit pa sa Ilocos Norte. Pero punan ng ilan, wala rin saysay ang ilang evacuation center dahil malapit din ang mga ito sa dagat. Live mula sa Bantay sa Ilocos Sur, may report si Jun Veneracion. Jun? Jessica, dito sa aming pwesto sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur ay dahan-dahan ang nararamdaman yung bahagyang hampas ng hangin at katamtamang buhos ng ulan. Pero hindi pa naman talaga ganong kasama yung panahon. Pero hindi na nagbabakasakali yung provincial government. Ipinatupad na nila yung forced evacuation, lalo na dun sa mga residenteng nakatira sa gilid ng mga dagat. Yun nga lang, Jessica, ay nakakalungkot dahil nung naikot tayo, nakita namin yung ilang komunidad ay hindi pa rin nag-aalisan yung mga residenteng nakatira sa gilid ng dagat. Bit-bit ang kanilang mga gamit. Nag-alsabaluta na papuntang evacuation center ang mga nakatira sa tabing dagat ng bayan ng Santa Ilocos Sur. Ang naiwan na lang ay ang mga lalaki. Isa sa mga nagsilikas, ang 88 taong gulang na si Rosita Corpus. Babae ako. Natatakot ako ah. Hindi mabuti, magbakwet ako pumunta dito. Most of the towns, forced evacuation na po tayo, lalong-lalo na po doon sa mga coastal barangays. Kahapon sir, medyo may mga matigasong ulo. Oh. Tapos kanina, nagsabi na ako, bibigyan ko kayo ng hanggang lunchtime. Oh. Pag di pa kayo nag-evacuate, pwepersahin ka namin kayo. Anong ginawa nila? Nag-comply naman sila sir. Pero kahit may forced evacuation, marami pa rin ang nananatili sa kanilang mga bahay sa gilid ng dagat. May mga bata pa ngang naglalaro sa dalampasigan. Ganito kasi ang sitwasyon ng mga residente sa isang barangay sa bayan ng Narvacan. Ang mga evacuation center sa kanilang lugar, kalapit bahay lang din nila. Ang eskwelahan na ito ay isa sa mga evacuation center dito sa barangay Pantok, Narvacan, Ilocos Norte. Pero kita nyo naman kung gaano kalayo lang ito mula sa gilid ng dagat. Mga nasa 30 metro lang ang layo. Kaya yung mga residente ang nakatira sa gilid ng dagat, para sa kanila, ano pa naman daw ang silbing lumipat sa evacuation center, ganong halos wala namang pinagkaiba. Kaya si Marlene Serrano, mas piniling huwag na munang lumikas kasama ang mga anak kahit nasa 2 metro lang ang layo nila sa dagat. Aalis naman daw sila, pero kapag malaki na talaga ang mga alon sa dagat. Wala naman po kami mapunta na iba na. Diyan po kami pupunta, malapit naman doon sa malapit na din ng dagat. Yung mga senior citizen, mga bata at mga buntis, huwag na po natin hintayin na lumakas pa ang ulan at angin. Please lang po, punta na po tayo sa evacuation center. Todo-todo rin ang pangungumbising lumikas na ang mga nakatira sa mga coastal area sa bayan ng Curimao sa Ilocos Norte. Pero may ilang residente pa rin umaayaw. Hindi pa naman malakas ng ulan. Pag malakas na ang ulan, saka na kami lilikas. Ang mga lalaki ngang ito, napigilan lang ng mga otoridad. Nagbabalak pa kasi silang pumalaot para mangisda. Jessica, latest data mula sa provincial capital ng Ilocos Sur as of 9 p.m. ay nasa 5,000 na ang mga evacuees dito sa probinsya. Jessica. Paano nga naman yun, Jun, kung yung mga evacuation center nasa tabing dagat din, 'di ba? Parang useless din na magsilikas yung mga kababayan natin doon kung ilang dipa lang yung layo din ng evacuation center sa kanila at sa dagat. Wala bang iba na kaya na maitatalagang evacuation center? At we should take note, ha, sabi ni Mang Tani, matagal nang pre-identified yung ilang mga lugar dyan sa Ilocos Sur as storm surge prone. Yun na nga, Jessica, alam mo, nag-ikot tayo dun sa isang barangay na yon sa bayan ng Narvacan. Para check lang yung kondisyon ng mga tao doon kasi ina-expect natin na dahil kasagsagan na nga yung tinatawag na forced evacuation, wala na mga tao doon sa komunidad. Pero nagulat kami dahil mismong talagang ilang talampakan lang ang layo mula doon sa seafront ay nandun pa rin yung mga residente hindi umaalis. At ang maski nagugulat nga namin, umalaman namin yung mga makita namin yung mga areas doon, yung mga designated evacuation center na may mga nilagyan nila ng marke, nilagyan nila ng palatandaan na yun nga evacuation. Nagulat kami dahil
Eh kung ang mga residential area, yung mga nakatirang mga residente, eh, mga dalawang metro lang ang layo mula doon sa gilid ng dagat, ito pinag-uusapan natin, nasa mga 30 meters, so parang wala rin use, ano, na nagulat din tayo. At question, eh kung ilalagay mo doon, eh parang dapat sana yung evacuation center ay ligtas, pero parang wala eh, walang ganong kasiguruhan kung gano'n lang din kalapit sa dagat na pinag-uusapan natin na Jessica. So siguro, ayun yung pinagbigay alam na rin natin, ano, sa provincial government, particular kay Governor Ryan Singson, at ang sabi niya, titingnan niya itong binalita natin na yung mga evacuation center ay napakalapit lang dun sa gilid ng dagat, Jessica. Nako. Maraming salamat sa'yo, Diyos ti Agnina. June Veneracion, ingat kayo dyan sa Ilocos Sur.